Kajumer, welcome dito ulit sa ating channel. And matagal tayong hindi naka-upload. sa ngayon guys, Saturday, April 27 at 5:15 in the afternoon. Tayo'y mag-re-review at nag-lunch kami kanina sa Poo. Kumain kami ng Poo soup and then, kain ba yun? Soup eh. Ngayon, pagkatapos namin na malingke, dumaan kami sa Macau. Shout out kay Inday Biol channel kasi nagpa-Macau siya kanina. Ay naglaway din kami ng halo-halo, so dumaan kami doon. So that's why na gumawa ako ng vlog ngayon para gagawa tayo ng review sa halo-halo ng Macau. At sinabi ko kanina doon sa kanila na less lang yung sugar. Pero sabi, hindi daw sila naglalagay ng sugar. Yung nagpapatamis daw dito sa halo-halo nila ay yung mga sa mga sahog niya. Kung ano may yung mga sahog niya at ating alamin at i-review natin guys kung anong masabi natin mamaya sa Macau halo-halo. Andito lang yan sa Fort McMurray guys. Ayun. Shout out sa taga Macau. So honest review lang tayo guys. Wala tayong sponsorship dito, wala tayong hindi tayo binayaran, hindi tayo nilibre. Walang bahid na kung ano dito. So, honest review lang tayo. So, ngayon, try natin. Ganda ng, actually, maganda yung presentation nila. Si Mrs. kumakain din doon. So, yung mga sahog niya, both nasa ilalim at saka sa ibaba. Sa ilalim at saka itaas. So, yung cup, ay mayroong mga nakapaligid na obe. Yan. Tapos dito sa taas, mayroon siyang ice cream, leche flan, at saka may milk, at saka yung sa ilalim niya, siguro mayroon tong saging, sago, ng sago yung tapioca. At kung ano pang mayroon dyan, ewan ko kung mayroong kamote. Kasi paborito ko sa halo-halo yung saging at saka kamote. Ano ba ito? Ito yung kanyang ice cream. Yan ang tsura niya. Ayan. So, yan. Sorry guys kung maglaway kayo dito sa aking vlog na to. Meron siyang leche flan. To. Tapos, cream cheese pala itong sa ibabaw. Yung cream cheese niya. Kasi, sabi ko kanina, kung yung baso nilagyan nila ng cream cheese sa paligid. Pero sabi niya, meron siyang cream cheese mamaya sa toppings niya. So, yan. Tikman natin. Walang cut-cut itong video natin, guys, ha. Tumigas yung ice niya. In fairness. Pero nakita ko kanina yung pagkagawa. In fairness, doon sa Macau, malinis yung mga gamit, malinis yung kanilang store. At yung pagkagawa at saka yung mga yung nag customer service nila. So kung i-rate natin 1 to 10, mabigyan ko sila guys ng 9. Kasi ang ganda ng ano nila doon, customer service. At saka meron din silang mga binibenta doon ng mga iba-ibang klaseng mga pagkain. Mga kakanin. Yung kakanin nila doon, yung mga kutsinta at saka bibingka galing kay ano, kay Jay. Yan, shout out natin kay Jay at saka si Alo.
Alona. Si Alona. May Ilonggo yun. Yan, kung gusto nyo guys, bumili ng kutsinta, puto, bibingka, punta lang kayo doon sa Macau or puntahan niya yung Facebook page ni Jay or ni Alona. Yan ah, medyo nahalo na natin guys. At saka yung pinakailalim niya. Yan. Ah, meron din siyang gelatin. So nahalo na natin siya. Tikman natin. Unang sobo. First time kong matikman yung halo-halo ng Macau. Port McMurray. Mm. Meron silang tatlong klaseng halo-halo doon. Yung binili ko, itong traditional halo-halo. Yung parang halo-halong Pinas daw yun. Tapos may iba-iba silang klaseng halo-halo doon. Siguro next time, subukan natin yun. Mm. May nakagat akong cream cheese. Oh, meron din siyang coconut. Meron siyang iyang coconut. Meron din sila doon na leche con hielo. Ah, mais con hielo pala. So, parang mais lang yata yan yung nilagay nila doon. Mais at saka hielo. In fairness, hindi sobrang tamis. Bagay lang sa akin na umiiwas ng tamis. Dito lang yan guys sa Tikwod ang Macau. So meron silang mga bubble tea doon. Yung paborito ko sa bubble tea yung taro. Cream cheese taro. Yan yung gusto ko. Yan, nagpaibabaw na yung tapioca niya. Yan o. Magandang negosyo to pag nasa Pinas. Sobrang init yan sa Pinas. Ito yung magandang negosyo doon. Bubble tea. Halo-halo. Ice coffee, mga ganon. Sarap. May hinahanap akong kamote sana. Langka. Mm, ito langka. Nilagang saging. Baka meron din dito, hindi ko pa masyado na ano. Nakain. Ah, ito may saging. Yan. Paborito ko kasi saging. May niyog. May saging. May gelatin. Sa Pilipinas, yung halo-halo natin, may pinipig pa, di ba? Mm-hmm.
to. Ito, langka. Langka saging. Ang sarap. So sa dalawang ganito kalaki, yung binayaran ko $29, so ibig sabihin mga $14 something isa. Mahal din pala. So ibig sabihin pag nasa Pinas to, mga 500 pesos isa? Wow. Kasi yung bubble tea nila isang ganito kalaki, mga $7 eh. Plus tax, mga 8 na. Mahal din pala itong halo-halo. So pag lima kayo sa isang sa bahay, limang halo-halo bibilhin mo, nako. Hindi bababa sa $100. Pero in fairness, masarap siya. So ayun. Alam niyo guys, yung price niya is mga almost $14. Ganito. Comment down below guys kung ano yung masasabi niyo dito sa Macau. O kung natikman niya na itong Macau, bubble tea or halo-halo. Comment down below. And then, sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe lang kayo guys, please. Libre lang, walang bayad naman yan. At sasabihin natin ngayon sa kung i-review natin ito, 1 out of 10. Yung mabibigay kong score dito is nasa 8. Yan. Honest, ano lang tayo. Pero sa customer service, 9. Dito, 8. At about cleanliness sa kanilang store, 8 din. So, recommended siya guys. Pwede nating i-recommend ang Macau, Port McMurray. Sa bubble tea at saka sa iba-iba pa nilang paninda doon. Thank you so much for watching. Ayan na. Kapanood niyo guys yung mga yung shout out ng taga Macau pagkatapos nitong vlog natin. Maraming salamat sa taga Macau for giving us a very good service and of course for the delicious halo-halo and napaka-friendly ninyo. Yan para support naman ng channel ko. Sorry na hindi gaya ko. Yan, maraming salamat. At subscribe niyo yung channel at saka i-click niyo yung notification bell para updated kayo sa sunod nating video dito sa Jomer Channel. Maraming salamat! Bye-bye! Shout out sa mga ako. Tapos ka sa akin. O, shout out na natin yung mga taga Macau. Yeah. Yan, si Sir at saka si Ma'am. Thank you. No problem, as usual. Thank you din sa masarap na halo-halo.